1, 2, 3. Mabuhay! Hi, I'm BINI Colette. Hi, I'm BINI Sheena. And we are BINI! Woo! And ang pag-uusapan namin today is about Pogi or sense of humor. Yeah. Ikaw ba? She. Pogi or sense of humor? Siyempre po. Hindi. Siyempre po. Hindi, pero... Hindi, ano muna? Ano ba for you is considered na pogi? Siyempre iba-iba tayo ng taste. Hello. Ikaw muna. Ako, gusto ko... Pogi? Hindi. Type mo, ba type mo sa lalaki? Anong considered ko na pogi? Feeling ko, gentle siya, soft voice, yung ganun. Paano siya tumingin sa akin pag kinakausap ako, ganun. Alala ko na yung Kumu. paano siya tumingin and malinis tignan. Una ko tinitingnan, smile. Smile? Yeah. Smile. Dapat ilang ngipin. Yung kita from... and then, mas smile and ilong. Ilong? Oo. Di ba yung iba mata? Pero ako ilong. Ilong? Ba't ilong? Hindi ko alam. Para pag... Random. Pero, oo, ilong. Ikaw? Ikaw? So, matangkad. Yeah. Mas matangkad sa'yo. Siyempre. May dimples. Ganyan. Dancer. Ayan. Mabait. Funny. Ako din pala singer. Oh. Ano pa ba? Isa. Feeling ko, yun lang. Pero, halo kasi ako sa topic natin, pogi or sense of humor. Paano pag both? Eh di, jackpot. Ang jackpot kami. Ano? Full package na. Huwag mga pakawalan yun. Yes. Ano na binabasa mo? Ito nag-ano ako na ang dami ko na kasing experience. Wow. So, actually, parang may mas experience. Actually. Kasi feeling ko mas mabilis akong magka-crush sa ibang tao kaysa kay Ate Colette. And from my experience, ang difference ng pag nagkaka-crush ako sa Pogi, mas mabilis lang din akong ma-uncrush sila. Gets ba? Parang, huy, ang Pogi naman, ang crush ko na yun. Tapos after one day, hindi na pala. Parang ganun. Na-realize. Oo. Pero kapag minsan nagkaka-crush ako sa taong unti-unti kong nakikilala, tapos ayun nga, may sense of humor. Mas nahihirapan ako mag-move on. Parang from them. May na-try ka na ba na, kumari, na may ka-something ka na pogi lang. And na pogi lang. May ka-something lang. Ka na. Medyo, ano, pero may sense of humor. Anong kwento mo? Anong difference nila? Yung with someone na pogi lang. Alam mo yung the typical na kilig-kilig sa umpisa na parang yung thought kasi na, oh my God, may kausap akong pogi. Kinikilig ka na agad na, oh my God, naka-jackpot ako. I think this is it. This is the one. Pero parang hindi siya nagtagal. Alam mo yung sa simpleng chat lang, ang dry na. Doon pa lang halata mo nang walang personality. Sorry po. I mean, sorry. Pero I mean, di naman sa ano sa mga taong hindi talaga ma-chat. Pero parang for me kasi as a person na sobrang parang binavalue ko yung gusto ko, comfy na agad ako sa chat, na parang flowy lang yung chat nung kumalalaman na baka click yung ugali namin. Pero with that guy na pogi lang, parang, ayun nga, nasabi ko kanina, ang bilis kong na-uncrush agad. Parang nakalimutan ko agad na pogi siya. Noong una ko lang na pogi siya, pero after, siguro days din naman. Tumagal naman ng days yung pag-uusap. Pero there's nothing. Feeling ko kasi, yung first impression mo talaga, naglalas. First impression last talaga. So, yung first impression ko lang sa kanya, pogi. Anong under ng pogi? Pogi lang. Pogi. Pero with that someone na may sense of humor, noong una, baliktad naman to, hindi ako gano'n na kinikilig. Parang, sige, kachat ko to, ganyan. Parang mas friend mo siya. Ayan, parang friend kayo. Yan. Totoo. Parang, normal lang na usap, no, imusta, ganyan. Tapos nagjo-jokan, ganyan. Kasi na-develop. Diba? Parang dahil araw, hindi naman, kasi diba usually mga mag-jowa sa isang araw, magkausap buong araw, nag-a-updatean, ganyan. Pero yung convo lang namin, parang,
nagre-reply siya sa story. Tapos, doon nag-start yung convo. Hindi talaga siya updated na, kumain ka na ba? Ganyan. Hindi ganun, hindi pa naman mag-jowa ba. Kumbaga magkausap lang. Pero feeling ko dahil na-enjoy ko yung company niya, doon nahuhulog yung loob ko. So dahil po, dahil may sense of humor siya, pumapogi na siya. Plus points talaga actually. Oo, parang hindi naman ganun yung tsura yun, first time ko siya nakita. Pero nung dialog-usap na kami, parang nagbabago na yung face structure niya. Gaganun na. Parang lumiliwanag na yung mukha niya. Ah, pogi pala to. Ako naman, parang wala akong na-try na pogi-pogi lang. Ah, oh, wow. Hindi kasi talaga, well, yung nakwento ko nga sa'yo, parang, ikukwento natin ulit dito na yung ka yung isa sa mga kagrupo. Uy, kagrupo pala. Kagrupo. isa sa mga kagrupo ko. Hindi siya ganun na may face. Sa Bohol po, hindi sa BINI kagrupo. sa hindi siya ganun ka may face, pero sobrang like funny niya talaga. And natatawa ako sa kanya lagi, pero hindi siya ganun ka ano. Mas na dadala ano ako sa mga ganun. Sa ugali. Oh, yun. Wala akong ma-recall na pogi-pogi lang. Uy, crush ko si ganito kasi ang upante. Wala akong ganun. Feeling ko dahil din kasi may attachment issues ako. So, ang bilis kong ma-attach sa mga taong may sense of humor na ayun nga, na nako-comfort ako. Parang, alam mo example, pagod na podcast sa buong araw. Tapos mga kausap mo yung guy na yun na may sense of humor. Alam mo yung dahil sobrang negative lang naiisip mo, nababalance niya yung thought mo. Kasi sobrang positive niya yung tao. So parang in a way, hindi lang dahil tawag ito, gusto mo ng katawanan, ganyan. Natutulungan ka rin niya on a daily basis. Alam mo yun. It's much more deeper than the sea. It's much more deeper than alam mo yung making jokes with someone. Basta na ano ka niya, nababrighten up niya yung buong araw mo na sobrang bilangin yung araw ka lang. Pero minsan kasi may mga ano naman, hindi naman like, hindi naman all, na hindi ko naman ito nilalahat. Pero may iba kasi talaga na, kunwari ako, pag nalaman nila, uy, crush ko siya kasi pogi. Pag alam niya na sa self niya din na pogi siya, alam mo yung feel na feel niya na, hindi, kaya ko lang kunin si GGS. Ano, GGS. Isang kindot lang, magta-chat na yan. Yoko yun. Yun yung mga di nagtatagal na talking stage. Di ba talking stage mo na ba magka-jowa? Pili ko yung mga ganyan type of guy yung hindi pa tapos yung talking stage, wala na. wala na, hindi na nag-work. Di, walang spark na. Wala, walang spark. Yeah. Pero kasi feeling ko tayong dalawa, introvert tayong dalawa, di ba? So, pareho tayo na mas need natin ng guy na ilalabas yung totoo natin. Na lumalabas yung totoo natin ugali. Carefree tayo around them. Oo. Dahil nga, kasi kami ni Ate Kulit, hindi namin kakausapin yung tao hanggat hindi nila kami i-approach first. So, for me talaga, ako rin personally, mas need ko ng guy na may personality. Gets ba? Yung madami siya, curious siya about sa'yo. So, wala kang choice kung hindi, mag-reply lang ng mag-reply. Gusto ko yung siya yung nagbubuhat nung convo namin. Hindi yung pinapa-feel niya na ako lang yung may gusto kong mausap. It's a mutual thing. Yep. Yun yung maganda sa mga funny. Sobrang dami nilang naiisip. Ang dami nilang binabato kahit sa chat or in person. So, I like that. Yeah, kahit sa maliliit na bagay na, ay, oo, meron naalala ko. Meron din akong kausap na sobrang pagod natin as in pagod na tayo nun. Pero pag nakaka-chat ko siya, ay, kumusta naman, ganyan-ganyan. Tapos, gina-joke niya lang yung, hindi, kaya mo yan, ganyan. So, wala akong choice kundi matawa sa lahat ng sinasabi niya. So, hindi ko naisip na pagod ako. Hindi, usually kasi kapag, di ba ngayon nabanggit ko, buong araw pagod. Tapos, usually kasi yung mga chat namin ng that guy, gabi, like mga 10 p.m., ganyan. So, kahit na ganun kalit, pinipili kong mag-stay up para makausap yun. Feeling ko doon ko na-realize na shocks na fall na ako. Antok na ako pero hindi ko sinasabi sa kanya para magtuloy-tuloy yung convo. Kasi yung maganda sa kanya, hindi niya tinatapos yung convo. May iba kasing guy na aramdam mong gusto nang tapusin yung convo. Na blah, 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 blah. Ah, okay. Na-reply niya. Ah, sige. Ano reply mo? Ano reply mo dun? Ikembot. Sige, ikembot. Ilalike mo na lang. So, tapos na yung convo. Totoo. Pero gusto ko yung dire-diretso lang yung convo. Parang hindi mo alam na, ay,
Tapos sa palang araw, ay, ganitong oras na pala. Parang, yun. Hours feels like seconds. Awa! Wow! Totoo, nag-start kayo mag-usap 9 p.m. tapos 2 a.m. na pala. Hindi nyo alam. Dun mo maano na, uy. May something. Baka pwede, ganun. Pero kasi yung sense of humor, depende sa tao kung gano'ng kababaw yung kaligayahan. Mm. Ako kasi sobrang babaw ng kaligayahan. Ako naman hindi. Ikaw hindi. So feeling ko sa mga taong hindi ganun kaano yung kaligayahan, mas natetest sa inyo if may sense of humor ba talaga yung tao. Kasi ako feeling ko kahit na anong joke sabihin ng mga tao, natatawa ko. So, alam mo yun? So feeling ko mas mag-aano sa'yo. If sabihin mong funny siya, ah, totoong funny nga siya. Uh-oh. Kasi hindi ka mabilis matawa, uh-oh, pero natatawa ka sa person na yun. Oo. Parang pag funny for you, parang funny na yun. Eh, diba? Ako. Parang pag for me, parang ka-questionin mo pa kung funny ba talaga. Pero pag funny sa akin, literal, pasado sa'yo. Ah, so funny nga siya. Parang confirmed na funny siya. Napatawa siya ni Ate Colette. Kasi hindi talaga ako mabilis masawa, guys. Totoo. Parang picture tayo. Ganun. Okay. Hindi, mas mabilis akong matawa and mag-move on from a bad mood. Mas mabilis akong mag-move on na matawa kaysa kay Ate Colette. Ikaw, oo. Siyempre, nandito tayo sa ABS. Siyempre, madaming mga artist na nakakatrabaho natin, nakakasalubong natin. Mm. May mga instances. Uy, Pogi, crush ko. Oo naman. Kada hallway. Kada yung madaan. Uy, Pogi, iti crush ko na yun. Anong name nun? Ganyan. Mm-hmm. I mean, the typical, lalo na nung mga first time natin sa ABS-B. I mean, kasi probinsya na. Wala namang, I mean, siguro compared sa mga ibang members na hindi ganun ka-probinsya, na laging, hindi naman lagi, pero mas nakakita madalas ang artista, ganyan. Ako kasi hindi. So, ang bilis kong mas starstruck. Mm, same. So, noong mga first time natin sa ABS, lalo na yung mga napapanood ko lagi. Sa Showtime, sa ASAP, active kapamilya ko. Kapamilya, basa-basa kapamilya ko, ganyan. So, ang dami ko naging crush. Mm. Minsan nga nililista ko, parang, this day, nagustuhan ko si ano. Tapos, tapos the next day, nagustuhan ko siya. Tapos, ni-stalk ko, ganyan. Pero yun nga, nabanggit ko kanina, it's not something deep. Mm. Parang, it's not something serious. It's just a temporary feeling na nagka-crush ako sa guy na yun. Pero hindi ibig sabihin na gagawin ko na yung lahat para sa kanya. Crush mo lang yung tao, especially Pogi, pag nakikita mo lang siya. Ayun, pag nakikita mo lang siya at the moment, crush ko siya. Mm-hmm. Pero pag hindi, wala na siya sa isip mo. Mm-hmm. Kasi feeling ko in general, yung mga tao naman, yung looks naman talaga yung unang nakikita. So, dun ka unang mag-aano. Di naman pag nakikita mo yung tao, mabait to. Ganun. Hindi eh. Ang una mo talagang sasabihin sa sarili mo, Pogi to. Maganda to. Matangkad to. Uy, ang ganda ng smile. Uy, ang gwapo. Diba? Yun talaga mapapansin mo kahit sabihin mo mas into personality ka. Yun yung unang-una mo sasabihin. Sa mga friends mo, ganyan. Ako naman, parehas tayo. Pero sa mga girl crush naman ako. Ang ganda talaga nito ni ano. Diba? Ganun din ako. Physical talaga yung una. Pero, mas physical yung una, pero mas magdi-deep yung ano mo sa kanya. Sa ugali. Na sa personality niya, sa sense of humor niya. Ganun. Feeling ko sa relationships din ganun. Nakadepende sa ugali ng tao. Mm. Kung gaano ka healthy or toxic. Kung gaano kayo magtatagal. Kung gaano kayo, paano kayo magkakommunicate. Totoo. If close-minded kang tao, ganyan. Pogi ka nga, pero immature ka naman. So, hindi nagtatagal yung mga You ganun. Can have it all. Yeah, you can't have it all. Pero if you have it all, congrats. Congrats, diba? Babe. Deserve. Deserve mo naman. Yeah. Kailangan ko lagi ng gay na papatawanin ako. Yung tawa na totoo ah. Kasi meron akong fake love eh. Parang ganun. Pero yung totoong tawa ko yung nakakarindi. So, pag napapatawa niya ako ng ganun, iba na to. Yun. Mm-hmm. True. Oo, guys. Pag napatawan nyo si Sheena ng malalang-malala, okay. May space ka sa heart niya. Meron ka ng spot here. Dark spot. Sorry. Sorry. Hindi, meron din kasi ibang girls na tinitiis nila yung ugali nung guy dahil Pogi. Pogi, actually. Diba? Parang alam mo yung parang may ma-post lang siya sa IG, sa story na date with Bubba, ganyan. Tapos, pero pag uwi niyo sa bahay, mag-aaway kayo. Ganyan. Umaga for the gram, for the trending lang, na magka-jowa ka ng Pogi. Pero depends sa hindi ka happy. Mm-hmm.
So, wag ganun, girls. Don't be like that. Yes. Pero may mga girls naman na ugali din tinitignan talaga. Oo, no. Feel ko mas marami. Kasi according dun sa Google na actually, sasabihin ko sana, so, nag-search din kasi talaga ako. May mga, ang daming mga comments na mostly daw, girls daw, ugali din talaga ugali. Tinitignan. And then yung boys daw, well, not all din naman na, well, na pero, face tama. Talaga ang tinitignan. Mm-hmm. Uh-huh. With the everything, yes, ganyan. Yeah, sure back. Pero yeah, we can confirm na we're into ugali. Sa umpisa lang yung looks, pero it's more on the personality. Yeah. Ano ba my experiences mo? Ako kasi, ikaw mas madami ka experience talaga sa akin. Naka-experience pero ako talaga, ng pogi na may sense of humor. Tick-tock, tick-tock. Feeling ko oo. Si An. Pero hindi eh. Feeling ko pogi. Pero slight lang na may sense of humor. Hindi siya considered na funny for you, pero funny siya for me. So, kung funny siya for me, questionin niyo pa muna, if funny ba talaga siya? Naniniwala ka ba na funny or yung sense of humor is the new pogi? Kung may mga babasa, yung sinerge ko yun, may nakita ko na yun na daw ang ano, new pogi. Yeah. Ikaw? Yung may sense of humor is the new pogi. Ay nga, yeah. Kasi nga, pag pogi ka, nagbabago yung face structure mo. Pag may sense of humor ka, nagbabago. Pag may sense of humor ka, gumaganda mata mo, tumatangos ilong mo sa paningin ng girl na nagkakagusto sa'yo. Parang may nagsashine sa likod mo. Oo. Ano? Parang wala naman yung dati ng mga first meetings. Sabagay naman. Depende naman sa totoo. Mga tao kung anong gusto niyo. Pero feeling ko nga, hindi naman sa nilalahat natin na meron lang isa, meron pogi ka lang, pero walang sense of humor. Sense of humor, di ka pogi. Meron talagang, merong both. Oo, meron. Oo, be, marami. Marami yan. Ano? Na nakamit ka na ba ng tao na sakto lang? Below sakto. Yung face? Pero na-attach ka. Pero na-attach ako. Pero funny ba? Sakto lang din. So parehong sakto lang yung looks at sakto lang yung ano, sense of humor. Hindi. Mag-isip nga ako. Para kailangan ko mag-isip. Baka nakaligtaan. Oo, hindi kasi for me dapat and this, ano lang naman to, own preference naman to, hindi ko naman nalalahat, pero for me, gusto ko mas angat talaga yung sense of humor. I mean, di naman sa namimili ako ng looks, pero I really need someone to brighten up my bad day. Pero hindi ako inaasa lang yung mood ko sa tao na yun. It's just that, feeling ko sa pangmatagalan na ran, I prefer someone na may personality and funny. And ayun nga, nakadepende kasi sa ugali niya if you're gonna be in a healthy relationship na, alam mo yun, ano, matagal, long term. So, yun yung mas tinitignan ko. Hindi ko tinitignan yung ngayon lang na gusto ko ng someone funny. Mas more on isip ko yung our future. Karabi namang future, iyan. Diba? Ako hindi ako naka-meet pa ng ganong klaseng tao. Sakto, na, sakto lang pareho. Oo. Kasi hindi mo na ako nag-i-entertain mo sa basta. Dapat pogi ka daw. Hindi talaga ako nagpapalit-palit. Kunwari, parang ikaw, ang dami mo crush. Ako, grade 5 to grade 6, isa lang crush ko. Ay, wow. Ganun lang. Ako from kinder to grade 6. Iba-iba. Hindi. May isa consistent. Uh-huh. Pero alam mo yung may consistent na isa, pero marami pang under. Ako, first kong crush, grade 5 ako. Grade 5, tas same lang siya nung grade 6. Grade 5 first crush mo? Yun ko lang na-feel na, ay, crush ko siya. Grade 5, be. Ay, totoo ba? Oo. Masyado bang bata yung kinder mo? Parang. Hindi mo bata to alam. Kasi guys, yung kinder 1 ako, mayroon seatmate. Diyos ko, Lord, kinder 1 nila, taon pa lang ako nun. Hindi, pero joke lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang bilis kong magka-crush. Kasi kinder 1 pa lang may crush na ako. Oo. Ganyan. Pero hindi yan yung tinitigan mo habang tulog. Hindi. Ano yan, mga grade 2. Grade 2 pala yun, di ba? Nag-grade 2 ako. Tapos yung, ako naman yung next kong crush na grade 9 ako to 4th year. Isa lang din crush. Totoo? Oo. Grade 9 to 4th year? Oo. Yun, grade 9 and 4th year. Isa lang crush ko. Grade 9 and 4th year. Grade 9, grade 10. Ayun. Ito ako. Isa lang din crush ko. Isa lang crush mo. Senior?
Senior, wala. Ay, wala. Hindi ka rin ka siya senior. Wala akong crush. May ganun-ganun yung pag, ano, pag junior high. Mga usually crush senior. Crush senior. Ako nung grade 7 ako, may crush yung grade 12 eh. sino pong crush kong senior? Ah, meron ako naalala. Dancer na may sense of humor. Mm. Yun ang jackpot sa akin. Mm. Kasi gusto mga dancer. Kasi nga gusto ko dancer. Uh-huh. So, kasi for me, same yung hindi ka ganun ka, I mean physically, mm. pero dahil dancer ka, pumupogi ka sa paningin ko. I mean, yun yung sa akin, pumupogi siya sa paningin ko pag dancer siya. Tapos pag dancer pa na funny. Mm. Bisa mukha ko si Limin ho ka na. Alam mo, hindi naman ganyan mukha mo, pero for me, pero, iba. Pero ganun talaga, nagugustuhan mo ang tao dahil may similarities kayo. Totoo. Kunwari, sa, kunwari, idols, kunwari, nagiging bias mo si Jungwon. Si Jungwon kasi may similarities kayong mm. dalawa. Ganun talaga yun eh. Same ng age, mm. ng dancer. Na funny din kayo. Oh, may dimples din. Actually, magkamukha lang ako sa paningin ko. Yun. So, actually, totoo talaga yun. Totoo yun. Asan ko ba nakita yun? Baka nakita ko yun sa may nabasa ko na ganun talaga. Natotoo nga na kapag na-meet mo yung guy na sakto sa lahat ng type mo sa guy, nagbabago na yung mundo mo. So, pero meron ding ibang girls na hindi nasusunod yung type nila. Oo. I know someone na meron may siyang type. Pero, meron siyang type, pero yung ano niya ngayon, wala sa mga type niya. Ganun talaga yun. Pag nahanap mo na talaga yung feeling mo for you, parang baliwala lahat ng anong gusto mo. Basta, ang importante, gusto mo siya. Totoo. Ay, panis. Totoo. Galing nun. So, stay strong sa inyo guys. Shout out to that couple. joke lang. Pero, ikaw, dati ba, meron ka talagang list na standards mo? Ay, talaga? Meron talaga. Parang for me, if pogi ka, pero di ka dancer, di ka pogi. Yun yung isa sa mga list meron mo. Meron mga pogi noon. Tapos alam mo yung awkward sumayaw. Ay, may kilala akong ganyan. Napapagawin ako, parang, may kilala akong ganyan. Sa school to, guys, hindi to dito. Pero hindi siya pogi sa paningin mo. Nung ako, kasi crush na crush ko siya. Feeling ko, kasi sobrang ano niya. Kahit hindi siya magaling sumayaw, na-judge ko siya. Pero dahil po, ay hindi, nagkagusto ako sa pogi na, ano? Pogi lang. Nagkagusto ko pala sa pogi. Ay, aray ko. Yun ko lang na-realize. Pero funny din kasi siya eh. Pogi na funny. Pero hindi siya magaling sumayaw. Hindi pa rin siya magaling kumanta. So, hindi ko alam kung bakit. Yun. Pero inaano mo lang sarili mo, hindi okay na pogi naman. Oo. Tapos nanonood ako na sayaw nila, nag-cheer ako kasi. Pero, na-judge ko siya ng maraming beses sa utak ko. Nag-cheer ka kaya di mo lang sumayaw. Magaloon niyo muna mukha ko. Ako hindi. Sorry Lord. Hindi judgmental. Pasensya na po. Tao lang, hindi perfect. Maganda lang, hindi perfect. Oo. Pero, sari-sarili naman tong. Oo. Pero may standards ka. Oo. Ayun nga, may standard ako. Ano kasi naman, if hindi ako dancer, feeling ko, wala sa type ko yung dancer. Gets ba? True. So, inaakma ko lang din sa mga bagay na, ano ko, na meron din ako para mas mag-click. Ano pa bang mga standards mo aside sa dancer? Ano ba? Yung matangka dapat, ganyan. Ayun o, ganun ang standard ko. Si Joe nanonood. Ano lang? So, yun na nga. Anong mga nasa list ng mga standards mo? Yung matangka, napapasaya ka. May dimples. Yun yung mga meron ka din eh. Mm-mm. So, yun yung ano hinahanap mo sa ibang tao. Ako talaga, una pa lang, wala talaga akong maisip na ano. Pag tinatanong ako, na-corner ako na, ano bang type? Wala talaga akong maisip. Wala nakaset. Wala. Ako may nakaset eh. Oo. Ako wala talaga. Hindi ko alam kung kaya siguro mahirap ako magka-crush kasi hindi ko alam kung anong gusto ko. Ano yung gusto mo talaga. Uh-huh. Kung ano yung prefer mo sa isang lalaki. Parang depende na lang sa if magustuhan mo siya. Ay, depende. I mean, ayun nga, tama. No. Depende na lang if magustuhan mo yung guy na yun. If swerte ka, di na gusto mo kanya natin kulit. True. Kaya, swerte ka. Hala! Wala swerte ganun, dito. Joke lang yun. Malas po kami lahat. Ano pa ba? Okay, wala na akong maisip. Pero parang ano na lang din siya. Kunwari, kaya ka nagkakagusto sa isang tao kasi may similarities kayo. Inahanap mo yung mga tao. Inahanap mo yung taong may gusto mong kung anong gusto mo. Kaya
parang minsan nagkakamukha na kayo, di ba? Ah. No? Kasi pag matagal na, ano, mas matagal na kayong magkausap, parang nagkakamukha na kayo, hindi mo kayo magkamukha noong una. Di ba? Noong una, lay-lay lang mukha nyo, pero dahil lagi na yung magkasama, tapos mag-jowa na kayo, naging magkamukha kayo. So, totoo yun, guys. Ang dami ko lang nakita mga couple na, naging, parang naging magkamukha na sila dahil sila. Mm-hmm. Alam mo yun. Actually, naniniwala ako nung sa kasabihan na pag magkamukha kayo, magtatagal kayo. Ay, pero may nakilala, magtatagal. Magtatagal. Parang magtatagal kayo. Baka lang kasi magkamukha, magkapatid, babe. Bigla mo ng Ginoo. Pero, kambal pala. Kambal pala. Pero yun nga, mas magtatagal pag magkamukha. Mga kasabihan lang naman. Pero di naman proven. Pero yun yung paniniwala ko noon. So, nag-ahayap ako, nakamukha ako. Nakatry ka na, kasi ako nakatry na ako. Nakatry ka na ba ng, parang meron kang micro na tinitiis sa guy na yun dahil either funny siya, pero. May pero lagi. O, pogi siya, pero. Sa ano naman tayo, funny siya, pero. Kasi puro tayo, ano na, okay, pogi, pogi, pero, keme-keme. Kukomplement na natin mga pogi. Ano naman tayo, sa may sense of humor, pero ano. Ako natry ko funny, pero mas maliit siya sa akin. Ah, mas maliit. Oo. So, mukha, mukha akong laki nanay. Tao. Tapos ang liit niya. So, mukha ate sa kanya. Mas matanda siya. Mas matanda siya. Ano lang maliit. Mas medyo, mga siguro nandito siya sa akin. Ang baba naman, babe. Oo. So, ako, okay. Pero, hindi naman ako na-attach. Hindi naman ako na-fall. Funny lang talaga siya sa funny paningin ko. Nakitan ka? Oo. Ay, kasi sakto, cute naman. Cute naman talaga. Oh, kaya nga. Pero hindi ako na-fall na-fall. Gets. Mm-hmm. Ikaw? Funny pero laging gusot yung uniform. Sige. Oh, pwede. Pwede naman yun, di ba? Pwede. Oo. Gwapo pa naman din sa paningin mo yun kahit alam mo gusot yun, ng ano. Alam, funny siya. Pero feeling ko, need, I mean, it's a need din naman na you need to take care of your, yourself din and your appearance din sa ibang tao. Pero dahil nga funny siya, yaan mo na, funny naman to eh. Ako na mag-plancha. Ako na mag-plancha. Ganon yun eh. May mga dapat talagang, anong tawag dyan? Kino-consider. Oo, hindi naman. Yun lang, hindi, pa-planchahin ko na lang. Yung mga ganon. Hindi, okay parang lang yan. Parang nag-joke-joke ano lang. Ka naman eh. Chill ka na lang dyan, pa, ka naman eh. Ganon na lang. Oo. May mga ano talaga yan, nasa set aside na, hindi, okay lang yan. Ano ka naman eh. Ganito. Lahat, I mean, technically, lahat naman tayo may flaws. Mm-hmm. And feeling ko yung ibang tao, meron at merong masasabi about sa'yo na hindi lahat positive. Pero nakadepende na yan sa tao may gusto sa'yo. Ide-defend ka na niya. Ganyan. Yep. So, if merong may gusto sa'yo, don't worry na. Meron ka ng ano, superhero na like ide-defend. Ganyan. Oo. Kasi may mga tao talaga feel nila walang nagkakagusto sa kanila kasi ganito ako, ganito. Hindi, guys. Maniwala kayo. Meron at merong magkakagusto sa'yo. Uy, maasa na. Wala lang sigurong guts para mag... Umamin. Pero, meron. Sa daming tao sa buong mundo, guys, nakakasalubong natin, merong nakakagusto sa'yo. Meron yan, di mo alam nakatingin sa'yo ngayon. Kahit sa... Multo pala. Multo pala. Kahit sa small things lang na, uy, na-admire ko talaga ito pag ganito lang niya. Yung mga ganon, meron talaga, guys. Hindi naman diretsa na, may gusto kong pakasalan to. I mean, we're just saying na... We feel like there really is someone out there na appreciate ka for who you are. Yeah. It's either siguro because of your looks or either because of your chance of humor, personality. Yeah. How you act around them. So don't lose hope. Yeah. Yes. Pero okay, I think ako una mag-share ng learnings of the day. Oh, sige. Yan. I got it here na eh. Wow! Yeah, it's here na oh, nandito sa third paragraph. Na don't let yourself get too attached to someone na hindi mo pa sobrang kilala. Like me, alam mo yun, parang don't really depend on someone's look. Sobrang importante na malaman mo muna yung ugali ng isang tao kasi yun yung mag, kumbaga dun nakasalalay kung gaano, ayun nga, kayo magtatagal. Ayun kung gaano ka-healthy. So, you have all the time to get to know that person. So, take all the time. Alam mo yun. So, yeah. Don't fall agad-agad. Na deep. Okay lang crush-crush. Basta don't fall sobrang lalim na ikaw lang din yung sarili expectations mo lang din yung binrake mo dahil sa mga
illusion mo sa utak. Mm. So that's your ano, take away. Ako yeah. naman, take away ko, wag kang nakadepende kung what society tells you to do. Or kung anong trendy. Oh, kung anong trendy. Kunwari, pogi. Sige, mag-pogi yung mga jowa ng mga friends. So, sige, ganun na lang din ako. Sa'yo. Yung mga ganun. Wala. Parang kung anong gusto mo, yeah. go for it. Parang wag kang makinig sa kung anong sinasabi ng ibang tao. Basta, kung gusto mo ng pogi, then go. Kung gusto mo ng may sense of humor, then go for it. Parang, walang say ang ibang tao sa buhay mo kasi you know yourself more. Yeah. Should okay. follow your heart, not, yeah. not others' heart. Yeah. Yeah. Well, may mga sense naman yung mga friends pag ina-advise ang ka na ganito, ganyan. Pero at the end of the day, you take lang kung anong alam mong kaya mo and maa-apply mo sa self mo. And, but yun pa rin, at the end of the day, it's you. It's you. It's your decision. Yeah. Yeah. It's all you. It's all you. Mas kilala mo yung self mo, mas alam mo kung anong saang bagay ka masaya and magpapasaya sa'yo sa puso mo and sa mind mo. And yeah. Yes. Yeah, that's my takeaway. Yeah. That's it. I hope guys may takeaway din kayo. Yes, with our podcast sa dire-diretso. Magtubig din kayo. Kasi nag-water break kami kanina. Feeling ko, nung nagtubig kami, magtubig din kayo. Malapit lang naman yan sa'yo. Mm. So, yun. I hope naman. And share then your thoughts about sa pogi or sense of humor. Yes. We wanna know your thoughts. If ikaw yung tipo ng tao na mabilis ma-fall sa pogi or may sense of humor, don't forget to listen to our podcast, Podcast sa Mga Walang Jowa, fresh episodes every Thursday here on Spotify. Watch this podcast episode again on YouTube this coming Monday. Yes. And if natawa ka or nakarelate sa aming podcast episode today, don't forget to rate Podcast sa Mga Walang Jowa 5 stars. Wow. Yes, feel free to drop a comment sa aming mga Q&As and papol dito sa Spotify app. And to keep you updated, please do follow us on all of our social media accounts, BINI_PH. Again, I'm BINI Sheena. I'm BINI Colette. And we are BINI! At ito ang Podcast sa Mga Walang Jowa. B-I-N-I-B-I-N-I BINI! Podcast sa Mga Walang Jowa! Podcast Network Asia. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.